Ayun, ito nung 8 years old ako, kasi kami nung kapatid ko, naglalaro kami sa labas ng bahay, sa province na to ha. Binibigyan kami ng curfew ng parents namin, so dapat 5 o'clock nakauwi na kami. One time, sumobra kami sa 5 o'clock. Nagalit yung mama namin. Ang ginawa, nilock yung door, hindi kami pinapapasok ng bahay. E di, syempre, umiya kami sa labas. Iyak lang kami ng iyak. Tapos, ano na yun, dusk, malapit na maggabi. Yung isang tree malapit sa amin, dalandan yun eh, puno ng dalandan. Sobrang daming fireflies. Ang ganda-ganda niya. And then, may napansin kami na mas malaki na liwanag. Na kakolor din ang mga fireflies. Pero sobrang laki niya, parang bigger than an adult's hand. Almost 1 foot na yung laki niya, ganun. Tapos, parang kung titignan mo siya, mamemesmerize ka talaga. Yung kapatid kong lalaki, nakita rin yun. Tapos, nilapitan niya yung puno. Eh, medyo malayo sa amin yung puno. Siguro mga ano siya, 20 feet away? Mga ganun. Mga ganun yung distance sa amin. Hindi ko estimate kasi bata pa kami. Oh, yes. Oh. Tapos yun, tapos nakita ko yung kapatid ko, sobrang glazed na yung mata niya, parang na-hypnotize. Nakita, naalala mo talaga na ganun yung mata niya? Oo, kasi yung kapatid ko yung tinitingnan ko, nagtataka ako, bakit tumigil siya sa pag-iyak? Kasi kumakato kami sa door, tapos nagmamakaawa kami pagbuksan kami ng pinto. Tapos siya tumigil, nagtaka ako bakit siya tumigil. And then pagtingin ko, glazed na yung mata niya, papunta na siya dun sa puno. Tapos halfway na dun siya dun, sinundan ko, sabi ko, saan ka pupunta? Tapos sabi niya, Tinkerbell, gumana lang siya. Tapos tingin ko nga doon sa may tree, andan nga may parang Tinkerbell. Pero ang pagkakaiba, alam mo, hindi pa pag si Tinkerbell happy ka pag nakita mo yun. Parang sinister yung feeling niya na hindi ako mapakali bakit nandun siya. Pero namemesmerize pa rin kaming sundan siya. Yung malaking diwalig na yun, talagang parang ano siya. Kasi syempre, sa bata perspective namin, parang Tinkerbell, parang fairy talaga siya. Mm-hmm. Tapos tinatawag kami na pumunta sa kanila. Sobrang shrill na maliit yung voices kami. Tapos yun, sabi ko, parang hindi tama, parang hindi nga ako mapahali dun sa nakikita namin sa kanila. So ang ginawa ko, hinila ko yung kapatid ko, binalik namin, binila ko siya pabalik sa bahay. Tapos sakto, kasi nihirapan din ako hilay ng kapatid ko, tinawag na kami ni mama, tinatanong kami, bakit kami nandun? Sabi, saan kayo pupunta? Tapos nung parang doon lang siya naalimpungatan yung kapatid ko na yun. Tapos sabi nga namin, Tinkerbell, Tinkerbell. Nagaganan kami kay mama. Tapos sabi nga, alam Tinkerbell? Tapos sinuturo namin yung puno. Sabi ni mama, pumasok na kayo dito. Tapos sabi sa susunod daw, pag may nakita daw kaming ganun, huwag daw namin papansinin. Tapos yun, a few days later, as in parang within the same week, nakita na naman namin sila. Pero sa ibang puno naman, coconut tree naman. Pero iba na, tatlong kulay naman. May green, red, at saka blue. Okay. Pero Tinkerbell, itsura nila, ganun pa rin, parang Tinkerbell pa rin. Tinkerbell na mas sinister. Okay. Sinister okay. Yung dating sa akin. Pero ganun, nag-zoom past our heads na naman. Pero sa tingin ko, nakita rin ng mama ko yun. Pero hindi na niya pinaturo sa amin. Dahil nung makita namin gabi rin, nagmadali na kami umuwi nung time na yun.